marami pa sana ang naisalbang ari-arian at buhay na nailigtas kung napaghandaan lamang ang pag-apaw ng mga ilog at pagragasa ng tubig-ulan. Pero ngayon, mas handa na raw ang mga taga dito sakaling dumating ulit ang isang unos. Kaya natin sinusuporta ng Shine Project kasi ang Central Luzon is a flood-prone area. Sa tulong ng isang senior weather forecaster mula sa PAGASA, ipinatupad ng Provincial Disaster Management Office ng Bulacan at Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center ang Project SHINE o School Hydrological Information Network. Ang programa ito is na-enhance namin yung social and moral responsibilities ng mga students other than the scientific inclination nila na-enhance din. Layunin ng proyekto na turuan ang ilang mag-aaral sa tamang paggamit ng ilang disaster monitoring instruments. Isa na rito ang rain gauge na siyang sumusukat sa dami ng tubig-ulan sa isang lugar. Ang John J. Russell High School sa bayan ng San Miguel ay isa sa mga nakatanggap ng nasabing instrumento. Para sa mga estudyanteng tumatawid ng ilog papasok sa paaralan, malaking tulong daw ang rain gauge sa kanilang eskwelahan. Nakakatulong po yung SHINE Project kasi po na ituturo po nila yung basic na pagbasa ng mga level. Nandun na ba siya sa level na magiging dangerous na siya? Kapakipakinabang din ang nakuha nilang training para sa komunidad. Umaasa rin ang pag-asa na lalo pang mapapalawak ang sakop ng Project SHINE. So hindi na limited ngayon tuon sa school lang. So hopefully it can generate a lot of information within the community throughout the province and hopefully throughout the country. Meron po tayong magagawa na kahit na nag-enjoy tayo, nakakatulong tayo sa iba in a small way. Pero kapag sama-sama tayong gumagawa, malaki po yung maitutulong natin sa community. Isa sa mga obra ng sikat na pintor na si Vincent Lanto, inaakaw